Hello mga kakintab, kumusta na kayo? Mag-harvest na ako sa aking potato. Ayan, kung nakikita nyo mga kakintab, ang aking potato ay namatay na siya dahil nag-frozen nung isang araw. So ayan, ayan na yung itsura niya. Kaya ngayon ay mag-harvest na ako sa aking potato. So ang gagawin ko, ito, nagkuha na ako nito ng isa. Ayan siya, wala na siyang laman. So ang ginagawa ko, tinitingnan ko yung potato na nasa ibabaw. Kung makakita ka ng mga potato na nasa ibabaw, yun ang uunahin kong kunin. Yung katulad nito, medyo nasa ibabaw siya, tinatanggal ko yan. Ayan. Tapos nilalagay ko lang dito, pinapatuyo. Daming bunga ng potato, oh. Ayan, bunga yan. So ayan, purple potato yan. Tapos, tinitingnan ko rin dito bago ko siya bunutin. Ayan, wala namang nasa ibabaw. Kasi yung nasa ibabaw na potato ay medyo nasunburnt siya. Kaya medyo green. Yun yung uunahin ko na lulutuin or gagamitin. Ayan, yan. Ito, wala, hindi gaanong may cover. Kaya tinatanggal ko yan. Ayan, oh, malaki na. Ito yung uunahin kong gamitin or lulutuin. So, nilalagay ko lang dyan at pinapatuyo. Tonight, siguro mga 7, dry na yan. Wala nang mga basa-basa. Tsaka kung ilalagay sa pail. So, ayan lang. Chine-check ko sila lahat dito. Yan yung itsura ng aking potato. Yung potato ko ay kailangan ng i-harvest. At yung carrots ko naman ay okay lang na hindi pa i-harvest ngayon. Kasi kung napapansin nyo, yung pros na one night pros, hindi naging ano yun sa kanila para mamatay. Hindi pa yung sobrang ano talaga freeze para hindi sila mabuhay ulit. Ayan o, kung napapansin nyo, yung carrot ko, yung parsnips, ay buhay na buhay ulit. Yung aking beets, yung aking Swiss chard, ayan, yung peas ko lang, ayan, patay na. I mean, beans at saka yung peas ko at saka yung isang corn ko, namatay siya. So ayan lang. So ang uunahin kong i-harvest ay yung kailangan na talagang i-harvest. So yan, yung potato ko ay hindi na yan tutubo kasi namatay siya. Kasi yung potato, madali lang kasi silang sensitive kasi sila. Pag kunting freeze lang, namamatay na sila. Kaya kailangan ko nang i-harvest ito. Tinitingnan ko, ayan, kung napapansin nyo, mayroong potato, purple potato na nasa ibabaw. So yan yung tinatanggal ko muna. Ayan, kasi ito yung uunahin ko na kainin. Uunahin na lutuin at yung iba ay ibibigay ko sa aking geese at saka manok. Kasi yung mga manok ko at mga alagang hayop dito mga kakintab ay organic lang, yung natural lang na pagkain ang binibigay ko sa kanila. Kaya kailangan kong tanggalin yung pinakauna para mabigay ko rin sa aking mga alagang hayop. So ayan siya. Kung napapansin nyo, mayroong nakaibabaw. Ayan. So, tatanggalin ko yan para hindi siya mahalo sa mga potato na nasa ilalim nito. Kasi yung potato na nasa ilalim nito, yan yung i-stack namin sa root cellar. So, ito, ilagay lang dyan. Patuyuin lang yan. Hanap pa tayo dito. So, ayan siya. Kung napapansin nyo, ayan. Kasi ito, parang may sunburnt ba sa ilalim niyan. Meron siyang, ilagay natin dyan. Patutuyuin muna bago ilagay sa balde or sa lagayan. Nagigreen kasi siya eh. Merong green to sa loob kasi na sunburnt. Hindi na ano ba, natakpan ng soil. So, lahat ng mga hindi natakpan ng soil, ito, ganyan, ginaganyan ko lang, kunti, tapos yan, tinatanggal ko. Kasi sobrang dami naman, at kami lang naman ang kakain.
ibibigay namin sa mga manok. Sa mga manok namin, mga geese, gustong gusto to, ayan. So, tinatanggal ko at saka yung nasa ilalim na, pababayaan ko yan dyan. Tapos, tatanggalin ko yan maya-maya. So, ayan. Dito pa sa kabila. Ang dami. Ayan, nakalabas siya. Kalahati ay nakalabas. So, tanggalin yan. Tinitingnan ko muna kung meron pa ditong nakalabas. Ayan. Tanggalin natin. So, ito na siya. Sa ilinyang ito muna ako magpo-focus. Natin dito kung meron pang lumabas na mga potato. Ayan. Mapapansin nyo, lumabas siya. So, tinatanggal ko yan. Kung hindi natatakpan. Ito naman okay lang. Medyo konti dito. Natanggalin. Ayan. Ito lumabas. Natin dito kung lumabas ba din. Yan, meron. Merong lumabas, so tatanggalin yan. Ayan. So, wala na. Yung iba, natatakpan ng ano halaman, kaya okay lang. So, ilalagay ko sa isang kasi parang ito ay reject. Kung sa atin ba, reject na. Ayan, reject. Pero hindi naman yan reject na ano talaga hindi mo na makain. Pero yan yung parang reject na sa atin na pwede nang ibigay sa mga alagang manok, ganyan. Kasi sobrang dami naman, hindi kailangan na magkainin lang ito, pwede na sa aking mga manok. Pinapakain ko sa aking mga manok, alaga, niluluto ko siya, tapos binibigay ko sa aking mga manok, mga alagang hayop, geese. So, ayan lang. So, sa linyang ito ay tapos na. Diyan, dito hanggang diyan. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na to. Kasi nalinisan ko na, wala nang nakalabas na mga potato. Ayan. So, para hindi siya mahalo sa iba na potato na nasa ilalim. Kasi yung potato na sa ilalim, yun yung malalaki, yun yung isisave namin para umabot siya ng 1 year. Sariwang-sariwa pa rin, nilalagay namin sa root cellar. Yan siya. So, yan yung itsura. So, yan. Ang dami oh. Isang halaman lang. Yan. So, ito ay maganda. Ayan o, magandang uri na ng potato. Magandang klase na o. Ano siya yung anong tawag niyan sa Tagalog? Yung makinis. Ayan, yung makinis. At ang ginagawa ko nito mga kakintab, sinisipirit ko yung malalaki at saka yung maliliit. Yung maliliit, yun yung uunahin namin kainin. At saka yung malaki, yun yung i-stack namin para umabot siya ng at least a year bago medyo kumulubot. Kasi nilalagay namin ito sa root cellar. So, ayan lang. Isishare ko lang sa inyo. Ito. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lang dyan lahat. Pati yung maliliit. Patutuyuin muna. So, mamayang hapon ko siya, ihihiwalay sa maliliit at sa malalaki. Kung mga maliliit, medium size at big size. Kasi merong big size nito din. Kailangan ko nang i-harvest ang aking potato kasi hindi natututubo. Kasi namatay na yung balidahon niya.
Yan lang. So, one halaman yan. One plant. Ang dami pa dito. Yan siya. Yan, kung nakikita nyo, nasa ilalim pa. Potato, potato, potato. And this is purple potato. Very healthy. Very healthy potato ang purple. Kaya yan yung tinatanim namin kasi masarap talaga siya sa price. Sobrang sarap. Masarap din siyang i-bake. Kaya purple ang tinanim. Kasi favorite ng asawa ko at masarap din naman. Hindi ako mahilig sa potato pero kumakain ako ng purple potato dahil sa dahil sa benefits na makukuha pag kumain ka ng purple potato. Lalo na pag organic. Kaya kumakain na rin ako. Pero pag mga white potato or red potato, hindi ako masyado kasi sa potato mas rice ako eh. Pero pag purple ang niluluto, kumakain ako dahil sa benefits na makukuha. At masarap na, masarap din naman pag ano, purple potato. Healthy pa, masarap, healthy pa. Saan ka pa? E di sa purple potato ka na. Agoy! Ang sarap ng buhay. Pag ganito lang, harvest-harvest lang. Walang iniisip ba? Harvest ka lang sa pagkain mo. Pero sabi ng asawa ko, pag marami daw ang ma-harvest namin, magbibigay siya doon sa kanyang mga kaibigan sa city ng potato. Kasi walang mga ano doon, garden sa city. Lalo na yung mga nakatira lang sa apartment. Ang hirap makatanim. Kaya isi-share na lang namin. Total, sobra naman to para sa amin. Ayan. Medyo mahaba-haba na yung aking video. Puputulin ko lang tapos video ulit. Parang live na rin para maka ano ako. Mamaya magla-live na lang ako. Ayan. Agoy. Check ko to mamaya yung butas para make sure na walang natira. Last one sa pangalawang linya. Maliit na potito din to dito. Tingnan natin kung marami-rami din ba. Marami-rami na rin. Masarap to, baby potito. Yan o. Oh. Yan yung gusto kong size. Pag binibake, sarap niyan. Lagyan ng seasoning at butter. Naku! Tas, ang iparis mong ulam, pork chop. Pork chop talaga, masarap kasi yung pork chop.
Ito naku, or lechon. Wala na. Sarap niyan. Wala, ang dami pala. So, ayan. Ayan na yung na-harvest ko. Dalawang linya na. Dalawang linya ng potato. Tapos ito yung medyo reject. Ayan. Yan yung ibibigay ko sa aking mga alagang mga manok, alagang hayop. At saka yan na. Meron pa. Wala pa akong kalahati. Oh. Pero i-end ko na lang ang video ko tapos mag-live na siguro ako. Ayan, maraming salamat sa pag-watch sa aking video. Until next time, bye!